ano ang mga naging susi sa pagdumina ng LA Lakers sa Miami Heat sa Game 1 ng NBA Finals. Yan ang tatalakayin natin ngayon, pero bago tayo magsimula, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. So nagsimula na nga ang NBA Finals. Pero ang gustong mangyaring fairy tale run ng Miami ay ginawang bangungot ng Lakers nang dominahin ito ang Game 1 sa score na 116-98. Tambakan ang labanan. Sa likod siyempre yan ng powerhouse duo ni na Anthony Davis na nagtala ng 34 points at 9 rebounds at ni LeBron James na nagtala ng almost another triple-double na 25 points, 13 assists at 9 rebounds. Maaga pa nga lamang ay lumamang na ang Miami sa first quarter ng 13 points. Pero kaagad binaliktad ng Lakers ang laro nang gumawa ito ng 19-3 run. At di pa doon natapos. Dahil naging 75-30 run ito, umabot ng 35 ang lamang ng Lakers sa laban at 1 point. Nakagawa ng history ang Lakers dito. Nakauna-unahang team sa NBA Finals na nalamangan ng double digit sa first half. Pero tinapos ang second quarter na lamang na sila ng double digits. So, paano nga ba ginawa ng Lakers ang statement win na ito? Una na dyan ay dahil sa kanilang 3-point shots. Halos 40% ang kartada nila sa 3 at crucial dito yung ginawa nila noong first half. 11 sa 17 tira nila sa 3 ang pumasok at ito ang pumaralisa sa pamatay na zone defense ng Miami. Pangalawa ang depensa. Pero ang tinutukoy natin ay ang malinis na depensa na hindi nagko-commit ng foul. 14 na free throw attempts nga lang ang ibinigay nila sa Miami. 4 nga lang nakatungtong sa free throw ang Heat sa first half. Malayong malayo ito sa 28 attempts ng Miami ngayong playoffs. Isa pa ay ang rebounds. Out-rebounded ng Lakers ang Miami ng 22, 62-40. Si Bam Adebayo nga na inaasahang mangangalabaw sa rebounds, 4 lang ang naitala. Napakalayo sa 11 rebounds average niya ngayong playoffs. Pangatlo ay ang mga role players. Hindi lang tayo magpo-focus kay LeBron at Davis dahil expected naman ang ganong klase ng stat lines mula sa kanila. Pero malaking suporta ang nakuha nila mula kina Kentavious Caldwell-Pope na nagtala ng 13 points. Crucial dito ang kanyang 10 points sa first quarter na nagpahabol sa Lakers. Si Danny Green ay umiscore din ng 11 at Alex Caruso na nagambag din ng 10 points. Kaya 5 players ang umiscore ng double figures sa Lakers. Parang nabaliktad nga ang istorya dahil ang 6 na players na double digit scorer sa Heat sa buong playoffs ay naging 3 lang sa Game 1. Si Jimmy Butler, Jay Crowder at Tyler Hero. Samantalang si Bam Adebayo, Goran Dragic at Duncan Robinson ay bigong makatungtong ng 10 points. Kaya lahat ng magagandang senyales para sa isang championship sweep ay ipinakita ng Lakers sa Game 1. At ang nakakatakot dito, hindi pa daw ito ang pinakamagandang laro ng Lakers at may i-improve pa daw ang sabi ni LeBron James. Mauulit kaya nila ang ganitong klase ng performance sa Game 2? O makakagawa ng adjustment ang Miami? Post your comment below at huwag mo na rin kalimutang mag-like and subscribe sa pinakabagong interactive sports channel.